Again, in another episode of Simple Happiness Challenge, and today we would like to share with you a certain idea on alternative cooking method in case may na-encounter kayong problema, like na naubusan kayo ng gasol, hindi niyo siya magagamit kasi hindi gagana yung stove ninyo dahil wala ngang gasol, tapos kung magpapadeliver naman kayo, hindi naman siya agad-agad. And pupwede rin na hindi rin kayo nakabili ng uling or kahoy. Pero kung meron naman kayong kuryente sa bahay, itong method na to, pupwede, at saka depende rin kung meron kayong available ng simple appliances na ito sa kusina ninyo. So today, ang mga kakailanganin natin ay ang electric kettle, bottle of water, and sa harap ninyo is a kind of banana for cooking. Tapos, syempre, kuchilyo. Naubusan ako ng tinapay at saka kung mag-deliver pa ako, baka matagal lang pa yung delivery, nagugutom na ako. And since busy yung kitchen namin dahil oras ito ng pagluluto na iba kong mga housemates, I don't want to join them in the kitchen kasi nga meron tayong social distancing, diba? So, kinukonsider ko ito na one of the emergency cases na ayokong maghintay sa kanila kung kailan sila matatapos kasi minsan aabot din sila na 2 oras, ganyan. Kasama pa dyan yung kwentuhan, maghuhugas pa ng pinggan, and by the time talagang gutom na ako. So, ang gagawin natin ay unang-una kailangan natin balatan yung saging para wala siyang balat kapag lulutuin na natin siya. Ayan. So, eto. Lapit lang natin sa camera. So, yung ginamit ko kasi dito, guys, is an Indian mango. Hindi Indian. Banana. Kamunti kong sabihing Indian mango. Indian banana siya. So, kung kasi walang available na yung saba or sa atin sa dyan sa Pilipinas, cardava. Kaya, ito yung available na stock. So, hihiwain natin siya ng pabilog. Ayan. Para maliit-liit lang siya. Nasa sa'yo kung gusto mo pang yan, hiwain mo pa mas lalo maliit po. Pwede rin naman. Pero para sa akin, okay na po. Ayan. Tapos, syempre, kukunin natin yung kettle. So, ayan. Wala pa siyang laman. Ayan. Lalagay natin ha, sa kettle, yung saging.
then syempre kukuha ka ng tubig. And ibubuhos mo syempre yung tubig dun sa loob ng kettle, yung katamtaman lang. So yan, may tubig na siya, di ba? Sasaraan na natin yung kettle. Yan. Tinabi ko lang yung pinagbalapan ng saging at saka yung kutsilyo. At syempre, ipa-plug na natin yung kettle. Itong kettle na to dito sa saksakan. So, isi-switch natin siya. Ayan, umilaw. So, aantayin natin siya na kumulo. On its standard time na magpakuluan siya ng tubig. Siguro mga 5 or 10 minutes. We'll just a little bit wait. And itong episode na ito is actually parang similar siya doon sa previous episodes ko. May isa ako pala doon na episode. If you have time po, sana masipot niyo yung episode na yon. Iba naman yung ginamit kong bagay na niluto ko doon. Or pagkain. Sorry naman, hindi siya bagay. Pagkain. Iba siyang pagkain na niluto ko doon. And it only shows na very handy and useful ang magkaroon po ng electric kettle sa bahay, sa kusina. Marami siyang magagamitan. Hindi lang tubig yung pwede mong initin sa kanya. So, if you have a chance po na makabili ng ganitong tool or appliances, sana ma-consider nyo rin siya. Pero, of course, alternative lang naman ito, case-to-case basis. Nasa sa inyo pa rin po yun. In my case, ito yung naisip kong paraan. And at the same time, an opportunity na rin na makapag-share ako ng idea and tip on certain rare case katulad nito. So, ayan. At least meron na kayong idea na po pwede pala lulutuin yung hilaw na saging dito sa electric kettle. Ayan. Mapapansin niyo ayan. Kumukulo-kulo na siya, actually. Ayan. Pwede nyo rin siyang silipin kung gusto ninyo. Para makikita nyo. See? It's cooking. Antayin lang natin. So, nag-click na yung, yung kettle. Ibig sabihin, tapos na yung pagkulo niya. Hayaan nyo lang muna siya for certain minutes para yung init makakatulong pa yun lalo na lutuin yung saging sa loob.
Pilipin natin ulit. Ayan, o, diba? Luto na siya. Umiba na yung kulay niya, diba? From hilaw. Ayan. And so, since luto na siya, pwede na natin siyang iahon. Ay, may breakfast na ako. Happy na. Ginagutom. I don't have to wait. I don't have to wait. Kung kailan sila matatapos. Dahil meron ako. Nakakain. Ayan. Bright yellow. Dito po, natatapos mga kaibigan ang episode namin na i-share sa inyo ni Pao. And if you believe na this can be an idea na magiging helpful din sa mga kaibigan o kakilala ninyo in times of, you know, rare emergency situation, paki-share na lang po sa mga kakilala ninyo. And like, and then if you could also subscribe in this YouTube channel, marami pong salamat. Hanggang sa muli, please join us para sa another episode po ng Simple Happiness Challenge. So let's stay happy, let's stay safe, and yun, till next time, magpapaalam na kami ni Pao. Bye bye.